So ayun mga boss, nakabit na natin yung lower ringkit ng Sniper 155. Kung makikita nyo, yung paan niya lapat na lapat talaga sa semento. Hindi katulad nung una na nakatiptoe siya. So hello mga ma'am, mga sir, Nepoy again and welcome sa ating panibagong video. So meron tayo ngayong Sniper 155 dito. So ito. Pagkabit nga pala nitong ano lowering kit, dapat meron tayong ano, meron kayong socket wrench na 14 mm. Ayan, kung makikita nyo 14 mm, oh. So hindi na kailangan ano, hindi na kailangan tanggalin yung fairings nito. Bali dito nyo lang ano, isusuktok yung ano, yung socket wrench nyo para maluwangan nyo yung tornilyo sa ano, sa taas ng shock, kasi kailangan maluwang yun dyan para maigalaw nyo sa nang maayos para ma-set up nyo dito sa ilalim. So dito kasi sa ano, sa ilalim nilalagay yung lowering kit natin, unlike sa lifter na doon sa taas. So yung lowering kit dito yan sa ibaba naka-design. So sa mga walang socket wrench, kailangan nyo po talagang ano, baklasin yung ano, yung fairings nito. Yun nga lang, kung hindi kayo marunong, dapat tumingin kayo sa YouTube kung step by step na tutorial nito kung paano ta ano babaklasin tong fairings niya. Kasi pag hindi kasi ano, pag hindi ka kasi marunong magbaklas niyan, baka masira mo lang yung mga clip. Sayang, napakamahal naman ng ano ng fairings nito. So ayun, ikakabit na natin yung ano lowering kit. Una yung gagawin is luwangan muna yung ano, yung tornilyo doon sa taas, saka ito tatanggalin na tong chain guard. Pero dapat naka-center stand yung motor, ha, so kung makikita niyo sa video. So tara. Okay, natanggal na natin mga sir itong ano, tire hugger or chain guard. So next natin ang gagawin, yun nga, sa luluwangan na muna natin yung tornilyo doon sa taas, saka dito sa baba. So kung naluwangan nyo na po yung tornilyo sa taas, so next yung nagagawin pagkatapos nyo tanggalin yung tire hugger or ano, chain guard, ito naman po tatanggalin nyo to. Pero dapat may kalang na kahoy dito sa baba para pagtanggal nyo ng ano, pagtanggal nyo ng tornilyo, hindi ka agad babagsak, kasi pag bumagsak baka maipit kayo dyan. So problema. So kung napansin nyo mga boss, hindi na ako naglagay ng kalang sa ilalim kasi may kasama naman ako na mag-aalalay. Pero kung ikaw lang mag-isa, pwede mong ano, alalayan ng tuhod mo yung swing arm pagkatanggal mo ng bolt, or maglagay talaga ng kalang doon sa ilalim ng gulong para hindi ka agad bumagsak. So mga sir, natanggal na natin yung tornilyo, so ikakabit na natin tong lowering kit ngayon. Sa pagkabit nito, ganito dapat yung gagawin, no? Yung position niya sa paglagay. Ayun, nalagay na natin. Bali itong ano, itong
stuck na tornilyo niya, ibabalik nyo lang din. Tapos sa lowering kit may kasama na siyang ganito, tornilyo. Ayan, doon. Ito yung ano, gagamitin natin para doon sa may shock at dito sa isang butas niya. Nakabit na natin yung lowering kit, dapat ganyan yung ano, yung pagkakapwesto niya. So dapat higpitan nyo rin mabuti ito at saka itong dito na tornilyo. Okay, so next natin na gagawin is ibabalik na natin yung ano, chain guard or tire hugger. At saka wag nyo pong kalimutan na higpitan din doon yung ano, yung tornilyo dyan, oh, yung makikita nyo dyan sa taas. Okay. So ito mga boss, before hindi pa nakabitan ng lowering kit. So tingnan nyo, yung paa niya medyo nakaangat konti, oh. At ito naman yung itsura after malagyan ng monoshock lowering kit. So pansinin nyo mga boss, oh, yung paa niya nakalapat talaga sa semento, diba? So maraming salamat nga pala sa solid tropa natin si Koy Dudes sa pag-sponsor ng kanyang motor para sa content na ito. Shout out boss! Thank you.